Lumabas na ang katotohanan. Tots Carlos at Kyle Negrito, may relasyon talaga. Magandang araw mga ka-Valley. Welcome back to my channel, Volleyball PH. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakipindot naman ang subscribe button at pag-hit ang notification bell para maging updated ka sa aking mga susunod na Valley Chicas. At ito na nga ang ating Valley Chica for today. Confirmed na nga kaya ang chismis noon na may relasyon nga itong Creamline star player na si Tots Carlos at ng isa pang Creamline setter na si Kyle Negrito matapos mag-post ang may-ari ng isang lugar sa Bali, Indonesia na tinuluyan ng dalawa sa kanilang bakasyon doon. Nag-post ito ng larawan ni na Tots at Kyle na parehong nakangiti at magkahawak pa ang mga kamay. Nakatag naman ang dalawa sa post na ito, kaya naman hindi ito nakaligtas sa papanuring mga mata ng mga netizens. Kung ating maaalala kasi mga ka-Valley, nag-tweet noon si Celine Domingo na "Time is the ultimate truth teller" at komento ng mga ilan, ang tinutukoy ni Celine dito ay ang tinatagong relasyon ni na Tots at Kyle. Si Celine Domingo nga mga ka-Valley ay dating BFF or best friend forever ni Kyle Negrito at ex-girlfriend naman ni Tots Carlos. Ngunit nitong mga nakaraang conference sa PVL, kapansin-pansin ang pag-iwas ni Celine kay Kyle na pati ang kanyang paglalaro ay naaapektuhan rin. Samot-sari naman ang naging komento ng mga Creamline supporters sa isyong ito. May mga nagalit at nadismaya at ang sabi, "Kyle and Seth were best friends and sister line. Alam niyan lahat tungkol sa relationship ni Tots and Seth before. The first time Tots did it with Sydney. Ang dami pang ang talak ni Kyle, tas kilig-kilig din nung akala mag-comeback ang Tolin. Then ang ending, Tots and Kyle pala." If the rumors on Tots and Kyle is true, I'll completely unstand Creamline. Can't support a team that tolerates disrespect, disregarding any of their players' mental health. May Tolin man o wala, iba epekto nito kay Celine. Disagreement is fine, but disrespect will never be okay. Kasi dalawang beses na ginawa ni Tots. The first time it happened, pinagtanggol pa yan ni Kyle si Sed. Kyle was the last person na may isip mong makakagawa niyan sa kanya kasi super close. Higit sa best friends, para silang magkapatid. Bakit di niyo mag-gets yung betrayal? Di ko kinaya si Tots from Seth to Sydney na BFF ni Seth, then Kyle na ex-BFF na. Tots Carlos, galit na galit ka ba kay Seth para tuhugin mo mga BFFs niya? What a trash man! At itong kay Tots at Kyle, di lang basta-basta, malaking betrayal. Ah, now I get it why something's off between Seth and Tots then Kyle. Kakawalang gana manood ng future games ng CSS. Super sakit sa mata nung Kyle at Tots kung hindi lang ako solid fan ni Eliza eh. Yung private relationship nyo at nag-private vacation kayo, pero pinos nung may-ari na dun kayo nagbakay. Sorry Tots and Kyle, hindi niyo naman kasi in-inform yung may-ari, pero basura pa rin kayo, magsama kayong dalawa. Kadire, grabe, alam naman na natin may pagkabasura si Tots, pero grabe, hindi ko in-expect Kyle ito. Pero sa kabila ng mga pambabatikos, kina Tots at Kyle, may mga nagtanggol din sa mga ito. Itatanggol nila? Ang daming galit na galit sa replies. First of all, nag-cheat ba sila kay Domingo? Like nag-overlap ba yung relationship? If not, girl code. And I think between Kyle and Celine na iyon. So bakit daming galit na galit? Kayo ba naging jowa ni Tots? Kung matagal na palang wala, paano naging cheating issue yung Kyle and Tots? Ngayong taon, si Kyle lang naman yung naging karelasyon ni Tots. Itong si Seth ngayong taon, may Red Knox at Lance. Hahaha. Walang cheating na nangyari sa Kyle Tots Seth. Matagal nang wala si na Seth at Tots. May jowa ng bago si Seth bago pa yung Kyle Tots. Usong-uso na talaga sa mga tao na makisausaw at mangialam sa buhay ng may buhay. I don't see any problem with Tots and Kyle kasi puro single and di sila nangaapak ng mga tao.
Kasalanan ba na may in love sila sa isa't isa? And besides, may BF na si Seth. Bakit apektado pa siya kung na-develop? Bakit apektado pa siya kung na-develop na pala yung dalawa? What's the big deal? Di naman inagaw ni Kyle si Tots. And inayawan na naman niya noon si Tots. Don't be self-centered naman, Seth. Kasi tao din yung dalawa at yung mga perfectong tao, kung makakomment na basura si Tots, matakot kayo sa karma. Sa the way kayo magbitiw ng salita sa tao. Wala kayong ambag sa buhay nila, kaya mas ayusin nyo ang mga basura sa buhay nyo, lalo na sarili nyo. Kayo mga ka-Vali, anong opinion nyo tungkol sa Vali Chika natin for today? Paki-comment sa baba. Pero bago yan, huwag muna kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Huwag din kalimutang i-hit ang notification bell para una kang ma-update sa aking mga next Vali Chikas. Maraming salamat sa panonood!